Uli po, isang magandang araw. Hindi na po ako nakapag-live kasi fluctuating po yung signal. Ayan po, yung nilalabasan ng tubig. Ito po yung sinasabi ko po na special operation. Almost 10 to 12 meters po yung layo ng riser. Na kung saan po natin na-detect. Ayan po, dyan po natin na-detect yung leak. Pero napakalayo po ng binabagsakan ng tubig. Kaya medyo pahirapan po pag wala tayong gadget na ginagamit. So mula nga po dito, hayan po at nilakad natin kung saan po lumalabas yung malinaw na tubig. Ayan, at kitang-kita po yan sa drainage. Ganun din po dito po sa dalawang butas na ito. So dyan po lumalabas yung tubig. Ayan po. Ayan, at dyan pa sa portion na yan. So dito po talaga natin na-detect yan, yung may nakakross po. So dyan po tayo magpapabasag. Pagdating po ng mga maintenance. Ayan po, yung malakas na maririnig natin, talagang napakalakas po ng sound. So, ayan po, ang kasamang si Tantan at nililinis po yung kanal para mas makita natin kung gaano ba kalakas yung agos talaga. At ang inyo pong pinapanood na ito, uncut po ito, uncut at 11 minutes po. At kung maaari lamang po sana panoorin maigi or kung pwede po tapusin para makita po ninyo kung gaano po kahirap yung paghahanap po ng leak. Kasi po sa mga short na ginagawa natin parang napakadali lamang ano po. Pero kung inyo pong panoorin ang buo, ang video nito ay malalaman po ninyo na hindi po ganoon kabilis yung paghahanap po ng tagas kung saan po nagmumula yung leak at kung saan po natin ito pwedeng ipatrabaho. Ayan po at nabasag na po yung ayan po at nabasag na X. At nakitaan so, na po natin na meron na mga pumagos. Kapag yan po ay nahukay ay makikita na po natin yung lakas ng tagas. At muli po, uncut ang video po ito, almost 11 minutes po. Pagtsagaan na lamin po ninyong panoorin para mas ma-enjoy po ninyo yung panonood. Paano po kami nag-leak detect, paano kami nag-pinpoint, at paano po ginagawa o pag-repair po yung leak. Ayan nga po, at napakalayo nga po ng pinagmumulan po ng leak. 10 to 12 meters po mula po doon sa kung saan po talaga originate yung leak at gumawa po siya ng daan at lumabas po dito sa drainage. Kaya kung hindi nga tayo gumagamit ng leak detector o gadget, ay hindi po natin madaling, ay napakahirap po talaga na matuntun ito. At ayun nga po, nahukay na ng kaunti at makita po yung lumakas na po yung pagdaloy ng tubig. Ano po, napakalakas po niyan, lalong-lalo na po kapag yan na po ay talaga nahukay na.
So ang pinakamadali po nating gagawin dito ay ibabypass po natin. Dahil kung makikita po ninyo ay may tiles po. Tiles po yung harap po ng tindahan yan. Kaya ang gagawin po natin ay kumbaga mag-uuka na lamang po tayo para hindi na po masira yung napakaganda po ng tiles. So sa gilid po natin kukunin yung PE na may sira at ating pong dudugtungan yan. At ibabypass na lamang natin para hindi na po masira nga itong tiles na ito. So ayan po, at talagang lumabas na po yung tubig dahil nga nawala na po yung bara. So ayan, at makikita na po dun sa inuka natin na kung saan po natin padadaanin yung idudugtong po natin for safety po, para hindi na nga po masira itong tiles po ng tindahan. At ayan po, lalo na pong lumakas yung pagbulwak ng tubig dahil nga po nahilaan na po natin yung PE pipe na kung saan po maya-maya lamang ay makikita natin pag pinutol na yan kung saan po ba ang siya nabiyak, naputol or nagbars at doon, ayan po, ayan. So ayan po yung naging problema natin. Nabiyak po at halos hindi na po nakadugtong. So yan nga po, naputulan na po doon sa may leak at nawala na po yung tagas kung nakita po ninyo. Wala na po lumalabas na tubig dito po sa may kanal. Ibig po sabihin na hindi na po masyadong malakas yung daloy. Ganon din yung mga butas-butas kanina sa gilid. Ayan, huminto na po yung pagtatagas, hindi po kagaya kanina. So ito po, at piniprepare na po yung pag-re-repair po dito po sa leak na ito. At ayan po, nakaready na po yung bagong riser na ikakabit natin. At ang titira din dyan ay si Don Cardinga, assisted by Paul, Dale pala, Day, si Day. So yun po, at ilalagay na po niya yung bagong riser para maayos na natin yung leak. So ayan po mga kaibigan, at na ayun na po, at kinakabit na nga po ni Don Carding yung riser, at sa ilang saglit lamang po at matatapos na po ito. At muli po, ako po ay buong pusong nagpapasalamat sa lahat po ng mga nanood ng video ito at tinapos. Live po sana natin ang gagawin ito, kaya lang po yun nga po, nagkakaproblema po tayo sa signal at hindi po natin ma-air ito ng live. Mas magaling sana o maigi kung live po sana ninyo itong napanood. At step by step po ay nakita po sana ninyo kung paano po yung prosesong ginagawa namin sa paggawa po ng leak. Lalo-lalo na po itong mga mission impossible na ito na talagang pahirapan po yung paghahanap kung ba, saan ba nagsimula o saan ba talaga yung tagas. Eh napakalayo nga po ng distance siya, 10 to 12 meters po kung saan lumabas po yung pagbulwak ng tubig. So ayan nga po, at patapos na po si Don Carding, nilagay na po yung metro.
At ayan po, at okay na po. Binuksan na po yung metro para magamit na po ng mga tao. So ayan, at wala na rin po kayong makikitang tagas. Tatabunan na lamang po yan, then i-restore po yung binasag po na simento. So balikan po natin kung talagang wala na nga po yung malakas na daloy ng tubig kanina. So ayun nga po, wala na. Lalo-lalo na po dito sa mga sa kanyang gilid, ano po. So 12, 10 to 12 meters nga po ang layo